Astra, and for today's vlog, syempre, bookshop na naman po tayo, and para sa mga pina-follow na ako sa mga social media ko, alam nyo na siguro, or nakita nyo na nung birthday ko pa lang na, yeah, alam nyo yan, pero sa mga ninakalam, yes. Naka-brace na po tayo. And para sa mga magtatanong naman dyan, oo, advice po. Kung sakaling mang merong magtanong na, ate, bakit po kayo naka-brace? Maayos naman po yung ngipin nyo. Kasi diba pag nag-i-smile ako, maayos naman siya. Well, it's wrong, guys! Magulo po siya sa baba. Crowded po siya sa ilalim. Basta, ayan, basta tabingi siya. Never mind, di naman yung content. So, gawin na natin to kasi alam kong late ko na naman to mapapakita sa inyo. Kaya, sorry na, ayan. Late na naman tayo. Lagi naman, masaya tayo. So, ang i-review natin ngayon ay Chronicles of the QED Club, a special volume of the Project Lucky series by ako si Ibarra. So, eto na siya. Medyo matagal na siyang nasa sakin actually, pero hindi ko nga siya binubuksan kasi syempre gusto ko sabay-sabay tayo makakita ng kung anong meron ba dito sa libro ng ito. Bago ito, nakalagay po siya sa bubble mailer. Ayan, tama ba yung pagtawag ko dito? Pero ayan yung itsura niya. Nakalagay lang siya sa ganito. Hindi ko alam kung paano siya diniliver kasi lola ko po yung tumanggap nito. Kung nabili ko siya sa Facebook page nila na Project Lucky. So, ililink ko na lang yung Facebook page nila sa description box. Yung price ng pinaka-book niya, guys, ay 750 pesos plus yung shipping fee nila for Metro Manila na 110. So, ang binayaran ko lahat-lahat ay 860 pesos at nagbayad ako through BDO Bank, online bank again. Ito na siya. Nakabalot siya ng, anong tawag sa ganito? Basta yung parang pang ano sa ulam baga. So, ayan, nabuksan ko na siya and best, medyo na starstruck ako dun sa cover niya kasi ang cute niya tingnan. Parang siyang mala-anime kinempers na basta ang cute. Anyways, ito muna tayo sa mga kasama. Meron tayo ditong bookmark. Ayan. Tapos meron tayo dito. Pagkagulat. Meron pa tayo ditong another bookmark. Ayan. May parang pa-chibi version naman yung style niya. Tapos, sa likod, damn, bitch! Ayan, may nakalagay siya na ganyan. May papirma pa! Tapos, tapos, meron pa tayo ditong another postcard naman po. Ayan, usual postcard ng mga libro. Tapos, sa likod, another pirma ulit. Nakakashook, napakaraming pirma. Kasi diba pag mga ganyan, isang pirma lang talaga yung binibigay ng mga author. Kasi syempre maraming bumibili. Next naman, meron tayo ditong sticker. So, ito yung first sticker. Ayan. Isang buong sticker siya actually. So, gugupitin mo na lang ata siya. Tapos, ito naman po yung pangalawa. Ayan. At dito naman tayo sa mismong libro. Ayan. So, kanina na-shook ako kasi hindi ko in-expect na ganun siya kaganda. Pag sa picture kasi parang ang plain niya lang tingnan. Pero pag sa personal, like, wow. Ayan yung itsura niya. Yung text niya pala, guys, pag hinawakan nyo, may mararamdaman ka. And then, glossy din po siya kasi kung mapapansin nyo, ayan yung ring light natin, nagre-reflect siya. So, ayan. Lahat po ng text niya ay glossy. Tapos, ayan naman po yung design ng kanyang harap. Ayan. Tapos, ito naman po yung kanyang likod. Ayan, kung mapapansin nyo, buong mga text na ay nagre-reflect sa ating ring light. So, ayan. Tapos, ito naman po yung kanyang gilid. Ayan. Yung kapal niyan pala, guys, kung ito yung mismong libro, ito naman po ang aking daliri. Ayan. Kapag in-open natin, wait lang, best. Hindi ko pa na-open to, guys. Hindi rin ako nanonood ng mga review, so wala akong idea kung anong meron sa loob niya. Pero, ito na. So, ayan po siya, ano ho. Ayan siya pag inopen and then another one. So, ito naman po yung pangalawa. So, ang cute. So, ayan. Para siyang fanfic version, old version. Kasi, di ba, dalawahan. Anyways, ayan na po yung una. Ayan, may papirma po ulit. So, sobrang natuwa ako na nagulat. Kasi, tatlong pirma yung meron. Kasi, sa ibang mga authors nga, one book lang talaga yung meron. Tapos, yung mga postcard, wala na. So, nakakagulat kasi sobrang sipag niya magpirma. Mahal na po. Anyways, ito na. Pag inopen pa natin ng isa pa, copyright kineme na po tayo. Ayan. Tapos, author's note. Ayan. Kitang-kita naman siguro. Wait lang, guys, ha. Let me see lang. Oh my God! Napakalupit! Oh my God! Hindi ko kinaya yon. Anyways, ito na. Makikita nyo na. Kaya ako na-shook.
So, ayan. Ito, author's note pa rin yan. Tapos, meron siyang paganto, Meet the QED Club. Ayan. May pa-founder kin Empress. Basahin nyo na lang, guys, or i-stop nyo. So, kaya ako na-shoot kasi may paganto siya. Ayun lang. Bam! Oh, di ba? Bongga! Hindi mo kineri yun. Anyways, ito muna tayo para mas mabasa nyo siya. Ayan. Tapos, next, si ate mo girl. Ayan. Tapos, next tayo. Next. And then, last. Kung mahilig kayo sa mga mystery or mahinahanap kin Empress Emma, ito yung mga story na bagay sa inyo. So, next naman tayo, prologue na po tayo. Ayan, may papog siya. After nun, start na po tayo. Ayan. Likod naman, empty. Ayan. May tatak lang po siya. Ayan. Next naman, empty ulit. Ayan. Tapos, next, about the artist and then about the author na po. Sobrang cute kasi, alam mo yun, ma-animated po sila. Tapos, may special things po. So, sobrang haba. Ayan. Special things sa lahat. Tapos, next, yung design nung mismong book niya, para siyang ano, kinuwang-kuwa dun sa mismong story. Kasi sa story, guys, sa Wattpad app, may mga ano, parang comics siya. So, ayun yung meron dito sa libro na to. Kasi, diba, sa mismong psychong book kasi, wala, diba? Next naman, may pa-acknowledgement na po tayo. So, sobrang haba ng acknowledgement niya, inabot hanggang likod. Ayan, tapos may pa-firma ulit dito, pero printed na po siya, ayan. Meron siya ditong nakalagay na character profile and then may nakalagay dito na spoiler warning. The following content contains key plot and ending details from volume 3. Those who haven't read the volume may want to skip this section. Anyway, papakita ko pa rin sa'yo. So, ayan. Tapos, next naman, meron tayong pag-anire. So, kilalanin nyo din silang lahat, syempre. Hindi lang tayo, lahat tayo. Para everybody happy. Ayan, next. Ayan. Tapos, next. So, stop nyo na lang, guys, kasi magtatagal tayo kung babasahin natin to lahat. Pero, ayan yung mga data kinempers nila. Ayan. Tapos, next. Next. Tapos, may nakalagay dito na, did you know? Ayan. Tapos, more on, yung design naman ni... Oh my god. Ang daming paka natin. Papakita ko na lang sa inyo kasi medyo mahirap sa i-ano. Pero, diba, ayan. So, next na. Ayan, may mga paganyang kinemper siya. Tapos, ayan. Tapos, more. Tapos, more pa, more. Ayan. Tapos, next. As ako si Ibarra. Ayan naman. Tapos, ayan, more on ganyang kinempers na siya. So, ang daming paka na. Sulit na sulit ang 750 pesos nyo, te. Yung epi niya naman, guys. Ito na po yung kanyang epi. Ayan. Tapos, ang last page niya ay nagtapos ng 271. Ayan. After nun, character profiles. Tapos, so yun yung pinaka last page. Tapos, wala na kasing page yung nakalagay sa mga kineming eme dito. So, yung design niya, guys, kada chapter, hindi siya actually chapter kasi by pub siya. So, kunwari, ayan, may nakalagay na ganyan. Tapos, ayan, may mga nakalagay na ganyan. So, hindi po siya by chapter. Parang, basta ganyan yung design niya kada next na. Sa kaliwa, guys, may nakalagay tayo dito na title. Ayan, tapos sa kanan naman, yung author. Tapos sa ilalim, ayan, ang page lang po. Yung paper niya, guys, makapal siya na magaspang. Pero hindi naman super duper gaspang. Basta makapal siya na magaspang. Yung kanyang font naman, hindi siya ganun kalaki. Hindi rin siya ganun kaliit. Siguro sakto lang siya for the size ng book. Ayan. So, nagtagal tayo kasi medyo marami siyang pakanan. Nagulat din ako doon. Anyways, ayun lang. Sana nagustuhan nyo tong video na ito. And if you like it, please give it a thumbs up and subscribe to my channel down below there. Kung may question pa kayo about this book, comment down below lang din. And kung may request pa kayo, comment down below lang din. So, ayun lang. Keep safe, everyone. And God bless you all. Bye! Everything changes.